O if W ng Jordan. Bakit ka ba mag-a-abroad o bakit ka nag-abroad? Mag-a-abroad ka ba dahil naiinggit ka lang? Mag-a-abroad ka ba dahil sinabi lang nila? Mag-a-abroad ka ba dahil sa pangarap mo? Pag-uusapan natin yan. O, diba? Ako, bakit ako nag-abroad? Nag-abroad ako dahil gusto ko. Nag-abroad ako dahil gusto kong makaahon buo ang loob kong umalis. Buo ang loob kong makaahon sa utang at makahinga ng maayos dahil sa mga utang na yan. Kaya buo ang loob kong mag-abroad. Kaya lahat ng problema ko dito sa abroad ay sinolo ko. Dahil kinusto ko. Ikaw, huwag kang mag-a-abroad kung naiinggit ka lang kasi hindi mo alam kung ano ang maging buhay mo dito sa abroad. Kung hindi mo kaya ang lungkot, nalabanan ang lungkot, huwag ka nang mag-abroad dahil may posibilidad na pag-uwi mo ay lukret ka na. Kasi hindi mo nga kayang labanan yung lungkot, nalulungkot ka na. Kasi ang lungkot ay pag iyan ay lagi mong kinikimkim sa loob mo, magiging depression pa yan. Tapos pag depression ka na, marami ka na mararamdaman sa katawan, marami ka ng sakit na mararamdaman sa katawan. Kaya, tas gusto mo nang umuwi, gusto mong umuwi, hindi ka makauwi kasi may kontrata ka. Bakit gusto mong umuwi? Kasi hindi mo kaya, hindi buo yung loob mo mag-abroad na kayanin yung kontrata mo. Kaya huwag ka mag-abroad nang naiingit ka lang. Nag-a-abroad ka ba dahil nakabili yung kapitbahay mo ng ganun at gusto mo rin makabili ng ganun? Alam mo yun, yung pala decision ka lang na gusto mo mag-abroad dahil ganun. Hindi po ganun kadaling mag-abroad. Dahil dito, dagat ang ano, hindi naman pwedeng Cubao yan. Cubao, Quezon City, pwede kang umuwi agad. Dito, hindi. Kailangan tapusin mo yung kontrata mo, pakisamahan mo yung amo mo, salbahe man yan o hindi, kailangan mong makisama. Kung hindi ka marunong makisama, dahil hindi nga buo ang loob mong hindi mo nga kayang iwanan yung pamilya mo sa Pinas, hindi buo ang loob mo. So, hindi ka, kung ang buhay mo ay okay naman sa Pinas, hindi mo kaya, ang hirap na, kasi, kahit na halimbawa, ikaw, nasa Pinas ka, kung ang ano mo sa Pinas, paupo-upo lang, pautos-utos lang, pagdating sa abroad, ay hindi ganun. Hindi magiging prinsesa ang buhay mo. Lahat gagawin mo. Lahat ng hindi mo nagagawa sa Pinas ay magagawa mo sa abroad. Yung kung hindi ka hindi ka umi-skip sa pagkain sa Pinas, sa abroad, magagawa mong mag-skip ng pagkain. Kung may nag-aalaga sa'yo sa Pinas, sa abroad, walang mag-aalaga sa'yo pag nagkasakit ka. Pag nalulungkot ka, may dumadamay sa'yo. Sa abroad, walang dumadamay sa'yo. Sarili mo lang. Kaya huwag kang pala desisyon na mag-abroad ka dahil inggit ka lang. Walang mangyayari sa'yo kung ang dahilan ng pag-abroad mo ay inggit lang at hindi buo ang loob mo. Halimbawa, nainggit ka sa kapitbahay mo kasi maganda ang buhay. Bakit? Yung buhay, hindi mo alam ang buhay ng kapitbahay mo kung anong dinanas niya, kung anong hirap ang dinanas niya sa abroad bago niya nakamit ang kinaiinggitan mo. Alam mo yun? Kaya ikaw or sino ka man, huwag kang inggitera na mag-a-abroad ka dahil yun. Dahil ganun, mahirap mag-abroad. At isa pa, mag-a-abroad ka ba? Dahil sinabi lang nila, kailangan mong mag-abroad dahil na nabobored ka na. Kailangan mong mag-abroad dahil nabobored ka na. Gusto mong maglibang. Hindi po libangan ng pag-a-abroad. Kasi may ganun eh. Wala namang ginagawa sa Pinas. Ganun. Hindi po ganun kasimple. Hindi ako, katulad ko, dinanas ko sa